scare you. You're a mere wisp of consciousness. Ow! What's up, guys? Hello, everyone! Nandito na naman po tayo, Poisky Gaming! Yan! Ngayon, pag-uusapan natin ang mga skills, talents, equipments, ramayans, eidolons ng elementalist. Yan. Siyempre, yung iba dyan na nalilito kung anong build ang gusto nilang gawin sa elementalist, no? Una, meron kasing pwede mo siyang gawing damager or DPS type yung elementalist or healer na may onting damage. Yan. So, unahin natin yung damager. Ano ba yung mga talents na pwedeng ibuo pag damager or DPS ang elementalist? So, unahin natin yung talents. Yan. Ang una dito is yung ito yung sa bandang taas, yung pyro. Yan. Damage at 3% pag pyro na skill. Pag inaps mo yan, aabot siya ng 10%. Ganon din dito sa meteor. Meteor shot. Yan. Susunod yung lightning zap. Yan. And then itong fortified meteor shot. Yan. Kasi may decreased target defense by 15%. Malaking bagay yung 15% na yun. Tapos ito namang fortified lightning zap. Yan. Ang nakalagay dyan, increase their chance of receiving critical strike. Yan. So, kapag na-hit mo siya ng lightning zap, mas malaki yung chance na mag-critical yung damage. Sunod naman, ito yung heart of fire. Pag gamit mo ng mga pyro bomb and meteor shot, pwede siya maka-inflict ng anxiety. Anxiety? Or anxiety sa target yon, at kailangan mapa-stack mo siya ng 5 times, and upon 5 stacks pwede siyang mag-inflict ng anxiety, will deal damage equal to 50% of attack on target yon. So malaking malaking damage yung may ibabawas mo din sa kalaban pag nag-stack siya ng 5 beses, no? So, kailangan ititira mo siya ng ititira ng pyro bomb saka ng meteor shot. Yan. Since yung pyro bomb is mabilis naman siya mag-cooldown, no? Saka yung meteor shot, parang 7 seconds yata sa pyro bomb. Tapos, sa meteor shot is parang 12 seconds or 13 seconds. Yan. So, kailangan titira mo siya ng ititira. Sunod naman dito sa may shattering lightning punishment. Yan. Upon hitting target, lightning punishment increase their chance of receiving critical strike by 10%. So, syempre, tataas pa yan kapag ni-level 3 mo, no? Ganun din dito sa may sa Heart of Fire. Sa lahat, tataas kapag ni-level 3 mo siya. Ang susunod naman is yung Soul of Lightning. Reduce cooldown of lightning zap and lightning punishment. Yan. Tas ang maganda rin dito is yung ito, animating elements. Yan, kukunin mo rin siya. Makukuha mo yan eh. Critical damage plus 10%. So mas malakas yung critical damage, no? Yan. Ilan pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kasi ang alam ko, 10 yata yung pwede mo makuha dito eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Susunod dito is yung ano, Empowered Lightning Punishment. Yan. So, may ano siya, may, sa level 1 niya, 15% yung dagdag na damage, no? Kapag ka, ni-level 3 mo yan, siguro mas mataas pa yung pwedeng madagdag dyan sa damage. So, kasi itong skill na to, yung lightning punishment, actually, malakas na siya eh. So, kapag nilagyan mo pa yan ng ano, talent ng ganito, empowered, so sobrang lakas ng madadagdag na damage dun sa skill na yun. So, balik tayo sa ano, sa damager na skill. Yan. Balik tayo sa skill. So dito, hindi ko pa kasi siya nire-reset yung mga skill ko. So, isa-isahin natin kung ano yung mga skill ng damager. Yan. Wait lang. So una dito yung ano, yung pyro bomb. Yan. I-disregard nyo muna yung kung ilang level ng nilagay ko ha, kasi hindi ko pa siya nare-reset. So ayun nga, una dito yung pyro bomb. 'Di ba yung sa talent natin, medyo kaugnay siya dito sa pyro bomb na yan. Tapos ano kasi may dagdag siyang attack. Every nile-level mo siya may dagdag siyang attack na plus 3 every level. So malaking bagay yung pyro bomb pagka ni-level up mo. So tataas yung stats mo ng attack. Tapos mayroon din naman siyang burn. May burn effect siya sa tatamaan mo. So maganda rin yung skill na yun para sa DPS or damager. Susunod naman is yung meteor shot. Yan. Yung sa meteor shot naman, ang tumataas sa kanya is yung defense mo. Kumukunat ka rin. So, ang ano dyan, ang kailangan mo kasi dyan is yung, bukod sa def, yung decreasing target's def, yung defense ng kalaban, plus 8%. Since meron tayong ano, dun sa talents kanina, di ba? So, tatap pa siya dun sa ano, dadagdag pa siya dun sa talents mo. So, may plus another 8 ka ulit na percent, no? Na decrease the ano, defense. So, parang, ano, no? After mo ma-decrease ng defense yung sa kalaban, siyempre yung mga susunod mong attack is mas malakas, di ba? Kasi na-decrease mo yung defense niya. Tapos, ang susunod naman is yung lightning zap. Yan. Lightning zap. Dito naman sa lightning zap is, yung ang tumataas dito is yung HP. Yan. Kung mapapansin nyo, ito. Tapos, nag-i-inflict din siya ng static dun sa kalaban. Na nagdi-deal siya ng equal to 17% attack per second yun ah. Bali, parang DOT, damage over time. Tapos, in 5 seconds. So, maganda rin siya since kasama rin siya dun sa ano eh, sa talents natin na may dagdag damage. Saka, chance to crit. Yan, nandun yan eh, sa may talent. Kung mababasa niyo ulit. Tapos, ang susunod naman is yung lightning punishment. Yan. Wait lang. Lagay ko lang yung mga nalagay na yung mga nasabi ko na ano. Pyro bomb, meteor shot, lightning zap. Lightning zap. Pyro bomb, meteor shot. Susunod dito yung ano, lightning punishment. Yan. Sa lightning punishment, ang tumataas is yung HP. Yan.
kung makikita nyo HP. Tapos malakas din yung ano niya, yung damage niya, yun, oh. Nasa 400 yung ano niya, attack percent plus 96. Bali 496% attack damage na siya. Since kasama rin siya sa talents natin, so maboboost din yung damage niya since nandun nga sa may talents natin, di ba, yung ano, lightning punishment. Tapos nag-i-inflict din siya ng weak, decreasing targets damage. Yan. So hihina yung attack ng kalaban mo. So ikaw syempre pag ina-atake ka ng kalaban mo, mga natamaan mo ng lightning punishment, mahina yung ano sa'yo, yung bawas, no? Syempre ganun din sa mga makakasama mo, mahina rin yung bawas sa kanila kung pang AOE man yung mga kalaban. Itong lightning punishment, ano to, medyo pang malapitan siya, short range. Yan. So may ano pa tayo, may isang slot pa tayo, no? So dito sa isang slot na to, pwede kayong maglagay ng ano, pwedeng healing wind yan, or storm curse. Pili na lang kayo sa dalawa. Kasi itong healing wind, malaki din yung matutulong niyan sa ano, eh, sa team mo, sa guild war, ganun. Tapos or itong storm curse yan. Kasi nakaka-stun din 'yan, 'di ba? Malaki din yung bagay na matutulong 'yan. So, nasa sa inyo kung anong gusto ninyong piliin, kung may heal ba. Syempre, ito since damager ka, hindi siya ganun kataas yung heal mo, no. 'Yan. 'Yun lang yung pinagkaiba kapag ka healer build ka sa damager build. Hindi siya ganun kataas mag-heal. Yan. So sa akin mas prefer ko ano, heal na lang siguro. Yan. Yan. Tapos mamaya sa iba ano ko, papakita ko rin yung mga equips, no, ng attack sa ka-defend and Ramayans and Eidolons. So tapos na tayo dito sa may DPS build. Next naman natin is yung healer build. Yung sa healer build kasi ang kailangan lang naman dito sa talents is yung parang recommended niya. Yan. Yan yung 'di ba, recommended nga siya. Una dito yung power of element max. Yan. Normal attack lang yung dumadamage sa ano, dumadagdag yung normal attack mo, yon. Damage mo, yan. Tapos yung healing wind mastery max. Yan. Diyan dumadagdag yung ano, yung healing ability mo, yung wind healing, yan. Healing wind. Nalilito na ako. Yan. Pag max siya, plus 10%. Nandito na tayo sa ano, sa healer build natin, ha. Ang next naman dito is yung Heart of Nature max, yan. Itong pag gumagamit ka ng healing wind, freezing ice and lightning zap, nakakadagdag siya ng defense, yan, ng 10%. Siguro nasa, depende kasi yung percent sa kung ilan yung total defense mo, eh. Since sa akin, medyo mababa pa yung defense. Mga 6k pa lang yun sa akin, 6.2. Siguro nagiging ano siya, 6.8k pagka ginagamit ko to in 5 seconds. Yung itong mga skill na to, yung healing wind, saka yung lightning zap, saka syempre yung freezing ice. Tapos naman itong balance of ice and fire max, yan. Increased crit rate of pyro bombs, freezing ice, meteor shot and frost storm by 10%, no? Yan.
So kapag ka gumamit ka ng mga mga skill na to, nakakapagpataas ng crit rate ng 10%. Increased crit rate of Pyrobomb. Ayun, dumadalas yung crit niya ng mga skill na to. So tapos ang next naman is yung Storm and Lightning. Storm Curse and Lightning Zap have 5 chance of clearing cooldown. Paano ba to? Pag chance of clearing cooldown. Siguro nare-reset yung yung cooldown, tama ba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, ayun. Since wala pa naman akong nito, kasi kapos pa yung talent points ko. Kasi ang susunod dito is yung ito, yung crit damage. Yan. So, may crit damage. Makukuha mo din yung crit damage, no? Ayan. Bukod sa healing, may kahit pa paano naman may damage yung yung elementalist. Susunod dito is yung lightning punishment. Parang sa damager din. Makukuha mo rin siya. And then, itong courage of ice. Ano ba ito? Freezing ice and frost storm. Additional generates an ice shield that blocks 10% of incoming damage. So, more on rin siya, defense something. Nakakapag-block ng damage. 10%. Tapos, depende pa rin yan kapag nilevel up mo. Kasi, wala pa tayong enough talent points . Para makita natin sana. Sunod is yung Storm's Will. Yan. Healing Wind and Storm Curse deal damage equal to 10% of attack to surrounding enemies. Okay ito . May siya, may damage na rin pati yung heal mo. No? Yun yung pagkakaintindi ko. Deal damage equal to 10%. Pati yung healing wind mo magkaka-damage. Okay . So dito yan. Ang next naman yung huli is yung ito. Yung lightning punishment. May cooldown siya. Mababawasan yung cooldown. So, hindi ko sure kung mas maganda ito ba or ito na lang ang kunin. Kasi parang pares lang yun. Dito kasi may lightning punishment na tapos may lightning zap pa. Na skill na mare-reduce yung cooldown. So parang mas okay tong isa na to kesa dito sa hasty lightning punishment. Kung mapapansin nyo. Ayan. So, since wala pa nga tayong enough talent points, hindi pa natin ma-assure yan kung ano ba talaga yung mas maganda. Pero sa tingin ko, depende pa rin kung pag nile-level up, kung mas madami yung mare-reduce na cooldown dito sa Soul of Lightning or dito sa Hasty Lightning Punishment. So, ayun yung natin. Healer build talent. Yan. Punta naman tayo sa skill. Sa skill naman, ayan. Isang ba yung skill natin? Yan. Ang una natin dadagdagan, syempre, yung Healing Wind. Yan. Yan nga, may dagdag HP. Saka syempre yan yung nasa talent natin. Ang susunod naman is yung Meteor Shot. Yan. Dagdag defense din kasi itong yan, di ba? Para mas lalo tayong kumunat. Tapos, nakakapag-decrease nga siya ng defense ng kalaban. Ayan. Ang susunod is yung Storm Curse. Ayan. Kasama rin sa talent natin yan. So, nakakapag-inflict ng Furious Wind na hindi nakaka-stun ng kalaban. Saka yung dagdag evasion. Malaking bagay din yung evasion para nagmi-miss yung kalaban.
ang hindi lang nagmi-miss yung critical. So kailangan natin is yung sa equip natin babawiin yung decrease crit rate, ay decrease crit damage, yun. Para kung tumaan man tayo ng critical damage, hindi siya ganun kasakit o kalaki, yun. And susunod naman is yung Frost Storm. Yan. Ito, dagdag defense din kasi siya. Since healer, kailangan makunat tayo. Para syempre, for survivability. Yan. Kasi healer ka nga, diba? Dapat, ano ka, hindi ka masyadong mamamatay para ma-assist mo yung mga kakampi mo. Yan. So, maganda yung magandang pataasin yan, yung Frost Storm. Siyempre, yung iba naman, ay, ito pa pala, yung, siyempre, yung Lightning Punishment natin. Yan. Pang malapitan yan, eh. Ito, pero sobrang laki ng damage yan. Grabe. Yan. Maganda na rin sa, ano, dito, Lightning Punishment, since, mataas yung defense mo, no? Malalapitan mo yung mga kalaban mo, hindi ka kagad mamamatay kasi malaking defense mo, mataas yung evasion mo, ganun. Ito naman, yung itong mga to, pwede mo naman siyang dagdagan para dagdag, ano din, stats. Kung kailangan mo ng crit, dito crit, dito naman, dagdag attack din yun eh. Pwede mong gawing ano yan, gawing kulay blue yung expertise. Hanggang sa 100 yan. Pwede mong dagdagan yun. Saka ito. Dagdag stats din. So, tapos na tayo sa ano? Sa skill ng healer. Ayan. So, ayan. Ang next naman natin is yung equipments. Ang equipments, dalawang klase yan eh. Yung set effect niya. May attack, pampatas ng attack, and pampatas ng defense. Yun. So, tingnan natin yung ano. Sa attack naman, kung level 60 ka pa lang, kung level 60 yung equipments, meron dyang ano, Martyrs or Warbringer. So, yung mga Martyrs, yan yung pang-attack. Yan yung mga item ng mga pang-attack. Tapos yung pang defense naman is yung Warbringer. Yan. Ipapakita ko kung ano yung pinagkaiba niyang dalawa. No? Since wala akong Martyrs dito, nagtingin ako sa kaguild ko eh. Yan. Kay Boss Alec. Inspect. Yan. Ito yung sa Martyrs. Pag nabuo mo yung set effect niya, may all stats na plus 2% at may 6% chance na mag-increase yung crit damage. 10% for ano, 15 seconds. So maganda siya pang attack type or damager build, no. Yan. So kung ano naman, kung Warbringer ka ay defense type. Wait lang. Yan. Kung healer build, mas prefer kong nakaano. Warbringer. Yan. Yung Warbringer para kumunat. Syempre mataas yung kahit papaano mataas yung evasion ng ano ng elementalist. So kailangan yung crit damage. Yan, mabawasan kasi masakit yung crit damage eh. Yan. Meron din siyang ano, pag nabuo mo yung Warbringer, may 30% siya. May 30% chance to increase own death. Yan, 11% for 15 seconds. So malaking bagay yung 11%, no. Yan. Kung gusto mo naman puro crit damage taken, pwede kang bumuo ng ano, dalawang klase ng equipments na tigdalawa para bali maging 14% yung crit damage taken mo, pwede yun. Yan.
Bali magiging 14%, malaking bagay 'yon para sa mga shinobi 'yun. Kung shinobi 'yung makakatapat mo, 'di ba? Puro crit kasi 'yung shinobi. Okay din 'yung dalawang klase ng ano. Isang gusto magawa ka ng dalawang level 60 tapos dalawang level 70 'yun. Para maging dalawa 'yung ano mo. -7% no sa crit damage. Pero okay din naman kung bubuin mo na lima. May dagdag defense ka dito. 30% chance pag inaatake ka. Yun. So ano pa ba? Sa Ramayans, 'yun. Ay wait lang. Syempre ganun din pala sa ano sa mga accessory natin. Kailangan makahanap ka ng ano babagay sa attack, eh, no? Ito pang attack type. 'Yan. Tapos kapag ka, yung isa naman nakakadagdag naman ng defense, 'yun. So kailangan maganda pure build eh. Since wala naman ako maipalit dito. Medyo malas kasi yung nakukuha ko eh. Ito pangpataas ng attack ko. Yung nakukuha ko. Tapos pagdating naman sa Ramayans. Kung syempre kung attack type ka or damager, huntingin mo yung mga makakapagpataas sa'yo ng attack. Marami naman dyan eh. Hanapin mo lang. Ayan. Unahin mo yung mga attack. Ayan. Siyempre, ganun din sa ano sa defense. Kung defense, kung ano ka, healer, maganda dun, di ba? Defense build ka dun. Def build. So, ang kailangan mong pataasin yung def. Yan. Pili ka ng mga def na monster. Or HP saka Eva. HP saka evasion. Yan. Yan ang mga magagandang pataasin pagka defense build ka. So, yan. Marami naman dyan eh. Yun ang unahin mo pagka defense build. Def, evasion, saka HP. Yan. Tapos naman, sa Eidolons. Yan. Ano ba talaga yung babagay na Eidolons para sa damager? Yan. Ipapakita ko. Yan. Yung lumalabas sa screen. Yan yung mga possible na pwede nyong gamitin or buuin. Yan. Para sa full damage crit. Yan. Tapos, ang susunod naman is kung kailangan mo ng super high defense and recovery. Yan. Ito naman yung sa super high defense and recovery. Yan. Tapos, ito naman yung full defense recovery. Yan. Full defense recovery. So, ayan. So, sana marami tayong natutunan ngayon, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the red button below and please click the bell button, guys. Ayan. Sana kung ma-monetize man tayo, sana wag nyo skip yung mga ads, yun. Tulong nyo na rin sa akin. Siyempre, yun. Sana, nakatulong ako ng marami sa inyo, guys. Yun. Salamat. Hanggang sa muli. Paalam.